Tiisin mo lang. Hinga. Hinga naman na alin, Kuya Mark. Bago matapos po tayo. Sige na. Little face as possible. Wag, Kuya Mark. Sige, pero yan. Good job, Kuya Mark. Mahawakan. Nice one, Kuya Mark. Isa pa. Last. Kabila. Kuya Mark. Last na lang. Last na, Kuya Mark. Okay. Kaya mo yung Mark. Sige, Kuya Mark. Thank you. Yo. Hello, everyone. So, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo guys na positive kasi kami ngayon sa COVID and hindi ko talaga ini-expect na mangyayari sa amin ito. Paano ba? Nagsimula kasi ito nung I think last week. So ito, meron ko na buko juice. Buko juice. Sarap ng buko juice. Kakalagay lang ng cover. Masang pa. Kami ko na para makapaglinis. Dito yung Sunrox. Ang Sunrox na ginamit ko. Ito. Rich Sunrox with lemon. So, it's in one. So, ito. Warm-up mo na ako. Mag-alis ko lang sa mga isa. Ay, nako mga pasaway. Excuse me, maglilinis na. Spray ko ito mamaya, Sunrox. Para tanggal talaga ang mga germs. Hindi mo ni Mami. COVID-X. I'm actually gonna die this time. I see.
delivery is 11 days exactly. So, may panlasa na ako, guys, ha. Nalasa ako na yung milk. Mata. Nakalasa na nga ako. In fairness, ha, nagkakalasa na ako ngayon. Ito. Nalasa ako na yung milk. Pero, amoy. Hindi pa masyado. Finally, guys, we're feeling better. Diba dati? So, okay-okay na kami. Pati yung amoy namin. Ganyan. And, ano pa? Buti na lang talaga si Marcos. Ano, okay na okay talaga siya. Siya yung pinakaunang gumaling sa amin. Siya rin naman kasi yung unang nagkasakit sa amin. Diba, Marcos, no? Ayan. Chill-chill na lang kami ngayon. And kakatapos lang namin maglinis. Finally. Malinis na naman ang bahay. So, hello everyone! Welcome to my channel. So, today po, i-share ko sa inyo yung aming experience sa COVID-19, coronavirus. So, ayun nga, nag-positive po kaming tatlo. Kami ng asawa ko at saka ng anak ko. And nangyari ito kasi yung una, yung anak ko yung nagkaroon. So, hindi namin masabi kung saan namin nakuha yung COVID. Kasi bihira lang kami lumabas. So, I assume pag lumalabas kami, pupunta kami sa bahay ng mother ko ay ng parents ko. Or pagka may bibili lang kami, or pag may mga check, ano ko, mga lab test, ganyan, or ano ba, yun lang. Kasi hindi talaga kami ganun ka, ano, yung palabas-labas ng bahay. Kasi usually kapag ka namimili kami ng mga kailangan namin, or mga pagkain namin, sa online lang namin din ginagawa. Nagpapa-deliver kami, ganyan. Kahit yung mga groceries. Kasi may mga app kasi na pwede. So, mas napapadali kami. At saka, tamad din kasi kami lumabas. So, siguro din, baka dahil sa mga deliveries din, baka doon din namin nakuha. So, hindi din namin talaga alam kung paano namin, saan namin nakuha, paano kami nagka-COVID. So, ayun. So, first, ang nangyari, ang nagkaroon ng symptoms, yung anak ko. So, ang ina-expect namin is, ano, flu. Flu lang ng bata. Ano, ang nangyari sa kanya, pa, ano-ano yung lagnat niya. Pa, ano tawag doon? Yung first niya, ay yung una, nilagnat siya, tapos mawawala, tapos babalik, pabalik-balik siya. 2 days siyang nilagnat. Ano siya, grabe yung lagnat niya, mataas. Tapos, yung heartbeat niya, ang taas din. Talagang nag-worry na ako. Kasi ayoko talaga nang nagkakasakit yung anak ko. Dahil, kasi ang payat-payat kasi niya. Talagang nakakaawa. Masakit talaga sa akin na pag nagkakasakit siya. Tapos, pero syempre, think positive lang talaga ako. At pray lang talaga kami na gagaling siya agad. Suka siya na suka, ang dami niya sinuka, nakailang suka din siya. So, syempre, nadidehydrate siya, pinainom namin siya ng Pocari ba yun? Mga ganon, hindi na namin siya pinainom ng Gatorade kasi ang sabi, hindi naman daw pala daw mas okay ang Gatorade. So, ang next naman, nagka-ano din siya, LBM.
Tapos, ano pa ba? May ubo ba siya nun? Parang wala siyang ubo. So, yun yung symptoms niya. Nagsusuka siya ng madami. At nilagnat. Tapos, wala siyang masyadong ganang kumain. So, lagi ko siyang pinuspunasan buong katawan niya ng basang bimpo para yung init niya mawala. So, ayun. Akong mas nag-focus sa kanya kasi yung husband ko, may work kasi siya palagi. So, ako talaga nagbabantay sa anak ko. Talagang todo, ano ko siya, inaalagaan, binibigyan ng gamot, ganyan. So, after ng 2 days na yon, umokay siya. Thank God, umokay naman yung anak ko. Hindi ganun kalala yung nangyari sa kanya. Tapos, ang nangyari naman nun, nabukasan, ako naman yung nilagnat. So, ako naman yung nagkasakit. So, inisip ko, baka flu lang din. Kasi, wala pa kasing COVID. Usually, nangyayari na rin kasi sa akin. Kapagka nilagnat yung anak ko, nagkasakit yung anak ko, matik na ako din, mahahawa. Kasi ako yung mas dikit na dikit sa kanya. Alam mo kahit sobrang init na kasi niya. Talagang niyayakap ko pa siya ng matindi. Parang wala akong pakialam kung mahahawa ako o ano. So, ayun nga. And then, basa pala. Naghilamos kasi ako, guys. So, ayun. After naman nun, ako na yung nilagnat. So, 1 day lang ako nilagnat. And then, after nun, ano pa ba? Yun lang, sobrang sakit ng ulo ko. Pero hindi ako yung sobrang init. Pero, mataas yung lagnat ko nun. Sobrang sakit lang talaga ng ulo ko nun. And then, yun nga, yung asawa ko rin yung nag-alaga sa akin. Doon ako sa tabi niya. Kasi hindi muna ako tumabi kay Marcos. Isolate talaga kami. So, doon muna ako sa tabi ng asawa ko para mas kampante ako, na may katabi ako, na alagaan niya ako, inaano niya ako ng bimpo sa buong katawan hanggang paa. And then, ano pa ba yung naramdaman ko noon? Yun lang, yung lagnat muna, no? September 16. And then, after naman noon, ayun na guys, umukay na ako kinabukasan. Talagang nakakakilos na ako, nawala na yung sakit ko. Kasi ang ginawa ko noon, ayun pala, ang ginawa ko kasi noon, nag-ano ako ng mga luya, ganyan, lemon, honey, tapos nagsuob-suob ako, biogesic, ganyan. Talagang marami akong ginawa kasi gusto ko mabilis akong gagaling. Tapos yun nga yung pagpupunas-punas sa akin ng asawa ko, ganyan. And then, kinabukasan, okay na ako pagising ko. So, back to normal na ulit ako na yung kung ano yung mga daily routine ko, yung ginagawa ko, ayun, todo linis, gano'n, yun naman talaga lang yung ginagawa. Linis, ganyan. Tapos, ng pagkain ng mga aso, pusa, tsaka sa anak ko, ganyan. So, wala sa isip ko yung COVID kasi syempre, okay na ako agad. Tapos, dami kong ginawa, hanggang gabi. Tapos, na-realize ko, napagod na ako ng gabi kasi todo yung nakalimutan ko, nagaling nga pala ako sa sakit. So, kinabukasan naman noon, parang ako nabinat, parang bigla ako naging mahina. Yung asawa ko naman pala, yung nagkasakit, siya naman yung nahawa. So, nilagnat siya. So, ang ginawa ko naman is, ayun, kung anong ginawa niya sa akin, ganun din yung ginawa ko sa kanya. Yung pinunas-punas ko rin siya sa buong katawan niya, pati yung mga inom ng gamot. And then, ayun nga, after nun, the next day, nung nilagnat siya, kinabukasan, medyo umokay naman siya. So, ako naman din yung medyo hindi naman umokay. Bigla akong nanghina. Tapos, masakit na ng katawan ko. Tapos, ubo na ako ng ubo. Tapos, ayun nga, yung nagkakasipon na ako. Doon na nag-start yung clogged nose ko. Yung wala na akong panlasa, tsaka pang amoy. Tapos, naninikip na yung dibdib ko, ganyan. Yun yung nakakainis kasi. Akala ko, pneumonia.
talagang napraning talaga ako ng sobra kasi naninikip na. Eh yung pala, sumabay pa yung acid reflux ko. May anxiety kasi ako. So dahil sa acid reflux ko, doon nag-i-start lalo yung anxiety ko. So, nagmadali-madali ako, nagpa-x-ray ako. Kahit kaka-x-ray ko lang last month ng August 23. So, nagpa-x-ray ulit ako just to make sure na kung baka sakaling may pneumonia na ako or ano, Diyos ko, praise God naman na wala. Normal pa rin yung chest ko. So, ayun. So, acid reflux yung umaatake sa dibdib ko nun. Yung naninikip na mabigat yung feeling. Tapos, ubo pa ako ng ubo, ganyan. Doon na nagsimula. And then, nag-trigger siya dahil ang daming pumapasok sa isip ko. Tapos, yung mga nababasa ko pa, mga patay-patay, mga ganyan. So, lalong lumala yung takot ko noon. So, nag-hyperventilate ako. Yung oxygen ko umabot na ng 90. Napansin ko, umabot na ng 90. Tapos, hanggang sa pababa ng pababa, ano na, 85. Tapos, 77 na, ganyan. Tapos, nagpamadali-madali na ako. Punta kami ng asawa ko sa hospital kasi inisip ko baka ano na talaga, ina, katapusan ko na o ano. Before kasi ilang beses na rin nangyari sa akin to pag tuwing ina-atake talaga ako ng anxiety. So, ganun yung lagi ko nararamdaman. Lagi kaming pabalik-balik sa ER. Pero, hindi ko kasi na-check yung oxygen ko. So, ngayon kasi may oximeter ako. So, nakikita ko yung oxygen ko na bumababa siya. Na, ganun pala. Pala talagang kababa na yung oxygen level kapag talagang ina-atake ka ng anxiety. Talagang grabe yung baba. Hindi, mas lalo ko napraning kasi nakikita ko siya. So, ayun. Ang baba na talaga niya. Tapos, ang ginawa ko, meron ako dito. Ano, bumili ako ng oxycan. Ganyan. Ito, oxycan. So, gaganyan siya. Dito ko maghihinga. Na-try ko lang siya. Kasi ito yung sinadya sa akin ng sister-in-law ko. Pero, hindi ko na siya masyadong ginamit. Kasi, mas comfortable ako sa brown paper. Yun kasi yung usually talaga na ginagamit sa pag nag-hyperventilate ka. Doon ka talaga humihinga. Yun ang talaga sinadjust ng mga doctors. Tsaka effective talaga siya para makakalma ka. Ganun. So, ayun. After noon, bunta kami ng hospital. Kaya lang pagdating sa hospital, sa labas pa lang kami, umuki-okay na ako, nakakalma na ako dahil uminom din ako ng pampakalma. Ayan, so, iniisip ko din na mapapagastos lang kami sa hospital. So, kailangan mag-relax ako, hindi ako wag ako mag-panic, ganyan. So, ayun, umuwi na lang kami. So, pagka-uwi naman, ayun, nag-relax na lang muna ako kasi hindi nakakatulong. Talagang, yung, ano, anxiety ang atake sa akin, hindi yung COVID. Nakakapraning kasi talaga, guys, kasi ngayon lang nangyari sa akin to. As in, kasi pag ako nilagnat, pag nagkakasakit ako, mabilis lang. Pero ngayon lang talaga ako naniwala sa COVID. Hindi ako naniniwala. Kasi yung feeling ko, trangkaso lang yung mga ganun. Pero grabe, ngayon ko lang naranasan yung talagang walang panlasa, walang pang-amoy ng ilang araw. Today, 10th day na namin ngayon. 11th day na namin ngayon. So, ngayon, nagkakalasa-lasa na kami. Ganyan. Sobrang tagal, ilang araw kaming walang panlasa at barado yung ilong namin. Tapos, ubo ng ubo, ganyan. Ganyan lang talaga namin naranasan to ng asawa ko na nagkakahawaan kami. Pero thank God na hindi ganun yung anak ko. Hindi siya nagkaroon ng symptoms ng ganoon na malala. Kasi, syempre, mas mahirap pagka yung anak natin, di ba? Nagkaroon ng ganoon. So, buti na lang nakikita namin siyang healthy siya, ganyan, nakakapaglaro, makulit. Okay na okay kami. So, kami lang talaga ng asawa ko yung may symptoms. So, ayun. Nawalan din ako ng gana ng mga lately na to. Nawalan ako ng gana. Talagang weak talaga ako, guys. Maraming mga nag-chat-chat sa akin, actually. Yung iba, hindi ko nasasagot yung mga
chat nila. Sorry talaga, guys. Kasi syempre, ayoko muna mag focus muna sa Facebook. Gusto ko muna mag focus muna sa ibang bagay. Talagang dinadivert ko yung isip ko. So, nanood kami ng Netflix ng asawa ko dahil asawa ko kasi hindi siya pumasok. 2 weeks siyang two weeks siyang walang pasok. Pero bayad siya. Bayad siya sa work niya. So, buti na lang, bayad din. Tsaka, ang ginawa namin, movie marathon. So, nag-Netflix kami, ganyan, nanood kami, natapos namin yung, ano ba to? My Bagman, ganon. Tapos, yung Squid nga, yung palabas na Squid, ayan, movie marathon kami. So, magaling kasi, dahil nadadivert yung isip ko, diba? Hindi ako nagpo-focus sa mga puro patay-patay na nakakapraning na matatakot. Naalam ko sa sarili ko, matatakot lang ako at nanervousin na naman ako ganyan. So, dinadivert ko yung utak ko talaga. So, ilang araw kaming ganun ng asawa ko. So, ayun, dasal lang talaga kami ng dasal, guys. Tapos, maraming mga nireseta sa akin yung doktor sa amin. Online din yung doktor na yon. Ano siya? Ano ba yung doktor na yan? Pulmonologist. Parang ganun. So, marami siya mga nireseta sa amin, guys. So, ito yung mga binili ng sister ko. Thank you, sister, sa pagbili ng effort ng mga gamot. Actually, pag nagbibili kami ng gamot, ang ginagawa din namin ng asawa ko, online lang din. Meron kasing app na generika. So, doon kami nagbibili-bili. Eh, pero gusto kasi ng sister ko na siya na yung bumili. So, ayun, siya na. So, ito, yung mga binili ng sister ko na nireseta ng doktor namin is, yan, Fluimucil. Yan, Fluimucil. So, ito yung para sa plema. Para yung plema, yung matunaw. Hindi kasi ako marunong labas ng plema. Hindi ko ba alam bakit ganun. Hindi talaga ako marunong, ginaganong-ganong ko na. Hindi ko talaga siya kayang ilabas. Nahihirapan ako kahit, ganun-ganun ako. Sorry. Kahit ganun ako ng ganun, hindi ko talaga siya kayang ilabas. Naiinis ako, napuprustate ako pa ganun. So, effective naman yung Fluimucil. Okay siya. Tapos, ito, ano ba to? Zycas. Ayan. Tapos, ito pala, nag-LBM din pala kami, guys, ng asawa ko. So, nag-ano rin kami ng oral rehydration salt. Ayan. Para pa nagtatai ka, basa. So, palaging ang ginagawa ko, nagsasaging ako everyday. Yun naman din talaga kinakain ko, everyday saging. Tapos, ito yung vitamin D complex. And then, yung vitamin C. Importante yung vitamin C with zinc. Ito yung ADC plus, ascorbic acid plus zinc. Tapos, ito yung Sinopret. Para sa ilong, kasi barado yung ilong namin. Tsaka, ito din pala, guys, yung sa nasal spray. Ito. Ay, shucks. Yan. Nasal spray. And then, ito yung sleep well. Ayun lang pala. So, ito naman yung dala ng aking sister-in-law ko. Thank you, sis! So, binigyan niya kami, pinadalhan niya kami ng Linhua. Ito. So, sa mga may COVID, ito daw okay daw to. Mabilis daw to mag-effect sa may mga COVID. Ayan. So, meron na rin daw ito sa Mercury Drug. Hindi ako minom nito. Kasi, takot ako. Kasi, syempre, may anxiety ako. Baka, lalo ako magpraning. Kasi, sabi nga daw, lumalamig nga daw sa dibdib. Ito. Pero, safe naman nito, guys. Yung asawa ko, siya yung umiinom nito. Ako, hindi. Kasi,
Hindi, ewan ko, parang medyo takot ako. Actually, takot talaga ako. Kahit na rin pala nireseta ng doktor namin yung Maxidol. So, syempre kailangan magmumug tayo everyday, morning and bago matulog. Tapos, ito din bigay ni Sissy yung Healthy Options Melatonin Plus. So, ayan. Ito din, ano, sinuggest din ito ng doktor namin. Tapos, binigyan niya rin ako ng Luya Rub. At saka itong favorite kong El Shaddai na oil. Ayan. So, lagi ko itong ginagamit. Anak ko, nilalagyan ko siya nito. Sa buong katawan, ganyan. Pati sa ulo, kahit ng mukha ko, ganyan, nilalagyan ko. parang ito na yung ano ko. Yung, anong tawag na ito? Skincare. Hindi ko alam, okay lang sa akin na malagkit siya. Ganyan. Sanay na ako sa mga oil-oil. Siguro dahil dry yung skin ko. Kaya okay lang sa akin. Malagkit-lagkit yung feeling. And then yung white flower. Ito. Favorite ko rin itong white flower. Ay! Flower na to. Abang. Nakaka-relax. Ang sarap. O, diba? 30 pa lang ako, pero feeling ko parang ano na ako, senior. Ayan, so nireseta rin sa akin ni doctor yung omeprazole, kahit alam ko naman na yun din ang iniinom ko para sa mga acid reflux. Ayun. So thank you so much talaga sa mga nag-share, nagbigay sa amin. Ganyan. So, I have my medicine kit ito, always. Katabi ko siya lagi. Kasi nandito yung mga needs ko. Ang BP. Para nakikita ko yung BP nga. And then, syempre, lalong-lalo na ang oximeter. Para namomonitor natin yung oxygen natin. Kung ilan na ba. Ano ba? Uy, bilangan! Diyos ko. Ayan. So, nasa... Charot. Nasa 90, 96. Ayan. Uy. Ayan, 95. 96. Ayan. So, normal. Lagi ko tuloy na mo-monitor yung oxygen ko dahil napraning ako dun sa oxygen kung bumababa. And then yung para sa mata ko, kasi nagda-dry talaga yung mata ko. May astigmatism nga pala ako, nakakalimutan ko. So, talaga nagda-dry yung mata ko, sobrang sakit. Ayan, so nandito rin yung mga stress tab. And also yung thermometer. Ayan, thermometer. Para namomonitor kung yung lagnat, diba? Ito, thermometer. Ayun guys, so sobrang grabe. Ngayon 10 day na namin, ay 11 day na namin. Finally naman, praise the Lord, praise God. Answered prayer talaga, hindi talaga kami pinabayaan ni Lord. Talagang todo pray talaga na papagalingin niya kami. Alam kong basta pag may faith ka talaga kay Lord, syempre papagalingin kay ni Lord, 'di ba? Talaga tayo pababayaan because God is our best doctor and prayer is the best medicine. Ayan, basta tiwala lang po tayo sa kanya. Pray lang po tayo ng pray sa kanya. So ayun, ang ginawa namin is ayun, nagluya-luya, suob-suob, ganyan. Tapos nag-honey, lemon, ano pa ba yung mga ginawa namin? Yun na yung mga gamot, ganyan, pahinga. Buti na lang nakakatulog naman din ako na maayos. Nagkataka nga ako kasi nung lately na yon, madalas ako antukin. Mas marami yung tulog ko. Grabe. Parang alam mo yun, yung ngayon lang nangyari sa akin yun na talagang puro ko pahinga.
Sanay kasi ako sa ano yung hala sige kilos diyan kilos doon. Yung hindi ano yung ang tawag dito yung hindi ako sanay na wala akong ginagawa yung laging nakahiga. Ayaw kasi yung ganung feeling yung parang lagi ako nakahiga lagi lang pangtamad ba yung puro nood ka TV ganyan hindi ako sanay. Sanay ako mag ang daming gagawin kasi yung mata ko kung saan-saan pa nakatingin dahil sanay ako na maraming ginagawa sa bahay. Maraming nilinisin, maraming asikasuhin, ganyan. So, ngayon lang nangyari talaga sa akin yung nakapagpahinga ako ng matagal-tagal. Kasi sinubukan ko magkilos-kilos. Ang bilis kong mapagod. Tapos para kung, alam mo yung parang, ang bilis kong hingalin, ang bilis kong konting galaw, konting pagod, para kung matutumba, tingin na naman ako sa oxygen ko, ganyan. Kung bumababa na naman ba, o ano. Ay, Diyos ko. Ngayon lang talaga nangyari sa amin to guys, yung ganitong klaseng sakit na to. Ay, grabe. Pero naligo na ako guys ha, parang yung itsura ko kasi dito sa camera, parang hindi pa ako naliligo. Pero naligo na ako. So ayun, syempre kailangan naligo everyday para mas tanggal talaga ang virus, di ba? So ayun din, naka-isolate nung si Mark post and then naka-ano kami. Naka-face mask every day. And ayun, so praise God talaga na okay na kami na hindi naman ganun kalala yung nangyari sa amin, hindi ganun ka severe. Buti na lang pagaling na kami. And naniniwala naman ako na talagang gagaling kami. So ayun, thank you talaga, thank you Lord. Thank you sa lahat ng mga nag-pray sa amin. Maraming salamat po. Talagang hindi ko talaga in-expect na tatamaan kami ng COVID. Kaya guys, ingat po tayo. Huwag tayo masyado maglabas-labas lalo na kami hindi kami naka-vaccine dahil ayaw namin mag-vaccine. So, pero ang gagawin namin, ang plano namin ay magpapa-vaccine kami ng pneumonia and flu vaccine. Ayun yung plano namin ng asawa ko pati para sa anak namin. Ma-pricey nga lang siya pero syempre kailangan talaga natin kaysa maulit na naman yung ganung pangyayari. Diyos ko, huwag na sana Lord at sana talaga na mawala na ang COVID. Please Father God, sana po wala na pong maibang mahawaan pa dahil grabe talaga ang COVID. COVID is real talaga guys, hindi talaga ito joke. Talagang grabe, naniniwala talaga ako. Noong una, ayoko siyang paniwalaan, ayoko siyang isipin, pero wala. Nangyari sa amin. So, doble ingat po tayo guys, lalo na sa mga mahihina ang immune system. Kailangan natin talagang palakasin natin ang immune system natin. Mag-inom tayo ng vitamins, vitamin C with zinc, ganyan, immunopro, ganun. Tapos, more fruits pala, ayun, everyday fruits kami, ganyan. Tapos, ay, nakatulong din pala sa amin yung virgin coconut oil. Ayun, maganda po yun. Everyday po kayo mag-take. Tsaka yung mga honey, ayun. So, ayun guys. Ingat po tayo and always pray po tayo na huwag tayo pabayaan ni Lord. So, hindi ko na kinu-question si Lord, bakit ba ganito? Bakit naman nangyari na araw-araw naman kami nagdadasal na sana hindi kami tamaan ng sakit, good health sa amin. Parang may naalala pala ako na nasabi ko na kung magkasakit man, huwag naman sanang nakakamatay. Ayun, yun pala yung sinabi ko sa kanya. Pero sinabi ko rin naman na huwag naman kaming tamaan ng COVID. Ganyan, or yung Delta. Pero tinamaan pa rin kami, diba? Pero hindi ko na inisip yung parang may duda ba? Diba? So, ang inisip ko na lang na thankful pa din ako na okay kami. Yun ang pinaka-importante na okay na kami. Gagaling kami. Ganyan. So, ayun. Pinagdadasal ko na sana lahat tayo na nag-positive man tayo sa COVID na to, gawin lang natin yung dapat, sundin natin yung sinasabi ng doctors, at saka yung
ano yung pagdadasal talaga natin kay Lord, yung faith natin sa Kanya, huwag natin mawalain yun. Don't lose hope, huwag masyadong matakot, mapraning, or makipag-usap or sa mga taong ano yung may mga nakakatakot na sasabihin, di ba? Yung mga nakakapraning, ganyan, huwag mo na magbasa-basa na hindi nakakatulong para sa atin. So, iwas muna tayo doon, tsaka ayun, so ayun, so happy naman ako ngayon, guys. Happy ako dahil we're, ano, finally feeling better na. Unlike nung mga ilang araw, talagang mahina talaga kami. So, ayun, guys. Back to normal na ulit. So, huwag muna tayong maglalabas-labas, ha? At saka, try nyo na din magpa flu and pneumonia vaccine. Ganyan. So, take care, guys. And God bless. Stay safe. And always pray tayo kay God. Okay? So, bye-bye, guys!